Hi guys, good morning, good morning. So, andito ako sa kabilang bahay guys. Bibisitahin natin ang aking mga halaman. So, dahil isang linggo ako na hindi nakalakad at hindi nakapagbisita sa aking mga halaman. So, ngayon, bibisitahin ko sila is ito ang aking kalamansi. Ang kalamansi ko guys ay nakasurvive siya. So, it's very very green. Dahil nga last frost is talagang yellow talaga siya guys. Ayan ang bunga niya kasi nung ano bago mag frost may prutas na siya. Pero dahil frosting nagkandahulog, so na pruning ko siya, ito na lumaki. Eh, kailangan talaga siya i-pruning guys, kailangan talaga siya bawasan ng mga sanga-sanga, mga branches para hindi masikip. So, kumbaga kung sa atin ay makapaghinga din sila. So, ayan, may bunga na. Ayan. Bunga niya. Tapos, ito guys. May bunga din. Ayan. Sana hindi mahulog dahil minsan guys, super init talaga dito sa conservatory is, ayun, nahulog na nga. Dahil super init talaga. Ayan, oh, bunga. At dahil super init, nakikita ko din, oh, nasusunog din yung dahon. Ayan, guys. Dahil mainit dito sa conservatory. So, ayan. So, tapos yung sili ko ay muntik ng malaya. Ayan. Jalapeno. Chili pepper pala to. Chili pepper. Yan guys. Kailangan talaga siya everyday bantayan. Dahil mainit dito. Super init. Laki na siya. After 3 weeks guys, malaki na yung aking mga halaman. Ayan. At yung kamatis ko. Yan guys, may kamatis, maraming bulaklak. Ano bang klaseng kamatis ito? May bunga na guys, oh. It's a tomato, tutim. Tutim pangalan ng kamatis ko guys. Yan, bigay niya ng binan ko. So ayan, maliit to nung binigay nila sa akin. So ayan, may bunga na siya. Is maraming bulaklak, ayan. Ayan sa ilalim, may mga bunga guys, oh. Hindi mo lang makita kasi kaya gawawa yung plants ko dito guys dahil walang nagbabantay. At saka ito naman yung sili ko. Super liit ito guys nung binili ko. Ayan, may mahulog. Kita mo yan guys. Dahil sa sobrang init. Ayan, mahuhulog na siya. Ayan, tanggalin natin. Ayan, at saka may bunga na rin. Namumunga na rin siya. Ayun, malaki guys. Ito. Ay, iba pala siya guys. Kasi ano to, pepper, super hot chili. Talagang ano to, super hot. Ito guys, oh. Iba palang bunga niya, parang ano din. Parang jalapeno. Parang peppers, ayan. Diba yung sili is maliliit, tapos ano, mahaba. Ito maliit, parang pepper. Ayan, may bunga na siya. Ayan, at saka maraming bunga. Bulaklak. Ayan, laki na. Ito naman yung kumquat ko. It's lemon. Lemonade. Ang dami-daming bunga, guys. Ayan, oh. Sana hindi maganda hulog. Siguro ilipat ko na to sa labas dahil ano na siya. Mainit na dito. Pero hindi pa kasi ako makapaglakad ng maayos. At makapagbuhat. So, dito lang muna siya. At ayan, guys. Ang dami ng bunga. Malaki na rin siya, oh. Binili ko po sa ano, sa Newcastle. Ayan, marami. At saka yung papers ko dito, guys. Ayan. Is malaki na rin. Tingnan niyo, guys. May bunga na rin siya. Ayan, malaki na. Meron din akong pipino dito. Ayan, hinalo ko. Hindi. Watermelon pala to, guys. Yung pipino ko namatay dahil sobrang init dito. At saka naabutan ng frost. Nilabas ko kasi sobrang init na frost sa labas ng isa, ilang oras lang namatay. So tapos ito ay watermelon kasi kumakain kami ng watermelon dito. Then we're talking about ano, growing watermelon. Sabi nila hindi daw mabubuhay dito ang watermelon. So I said I try put the seed in here on the top and it's growing. And I have also in my garden. So see guys, it's growing. Sana mag-ano, produce ng bunga. Ayan, pero mainit to, ilabas ko yan sila lahat.
Yan guys, ilang mga plants ko dito sa conservatory. So, mag-dilig tayo ng halaman. Yan guys, ang ganda. Sakto lang ito. Super ganda. Daming bulaklak. Baka yung roses ko dito yung bulaklak. Tapos mga clematis. Marami ng bulaklak ang clematis ko. So yan guys, yun o dami. Tsaka ito o. Yung bulaklak na. Ayan, malaking bulaklak. Malaki na to, pinutol ko. Ayan, talagang marami siyang bulaklak. Sipahin natin yung pear. Ayan, nahulog. Hindi talaga siya mga dito, guys. Ayan, marami. Pero yung iba na ganda hulog na dahil sa sobrang init. Malamig na init. Yung plum, malaki. Dito tayo sa ano, maraming apple. Ayun yung apple ko guys, maraming bunga. Super dami ng bunga guys. Ayun, malaki na. Tinatanggal to guys, itong mga maliliit tinatanggalin para lumaki daw yung ano, yung mga bunga. Pero ako hindi ko sila tinatanggal kasi gusto ko maraming bunga. Kahit maliit. At least mayroon kaming ibibigay sa aming kapitbahay. Ayan guys. Tinatanggal yan. Ayan. Ayan, tinatanggal. Ayan, namamatay. Ayan guys, marami akong nakuha. Ayan oh, tinatanggal kasi... dapat daw tinatanggal yan. Meron pa dito. Wala na. Ayan, malalaki na sila, oh. Ang ganda. So, meron tayong mga radish dito, guys. Ayan. Radish. Tanggalin na natin. Bago tayo unahan naman ng ano. So, second harvest ko na to, guys. Ito, maliliit pa. Ito hindi na to lalaki kasi pag ganito ng dahon ng radish ay hindi na talaga siya mag-produce ng bunga. Tingnan natin. Pero ang gagawin ko dyan, tatanggalin ko silang lahat kasi yung dahon masarap sa soup. Ayan guys, hindi na yan sila lalaki kasi naunahan na sila lumaki ng dahon. So ang gawin natin, tatanggalin na natin. Ayan. Tapos yung dahon guys, masarap yan sa soup. So lulutuin natin yan. So, diba, masarap pag may tanim. Mayroong aanihin. Doon sa ano ko, sa front garden, marami ng bunga. So tingnan natin yung mamaya. Hi guys, good morning guys. So andito ako sa conservatory ngayon. Binisita ko na naman yung mga tanim ko dito. In 2 days hindi ako nakapunta dito guys kasi yung last ko ata punta dito is Wednesday morning andito ako. Nagbinyag ako dito ng aking halaman. Pero dahil nga Thursday and Friday, ngayon is Friday na, hindi, Tuesday pala ako andito guys. So, 2 days akong hindi ako pagbisita dito. So, ayan. Yung kamatis ko guys. Talagang laylay na. Dahil is super init. This week, the weather say is raining all week. Pero walang ulan dito sa amin. So, ayan. Mainit, super init.
tanim ko na laylay na. So ayan, bisitahin natin yung mga bulaklak ko. Magbinyag na naman ako dito, guys. Binyagan ko yung mga plants ko dito kasi sobrang init. Ang ganda na ng plants ko eh. So see you guys, bye. Hey guys, good morning guys. So yung kamatis ko guys ay nasubulan sa init dito dahil 2 days akong hindi nakapagbisita dito sa conservatory. So ito na yung kinalabasan ng kamatis ko guys, nalaya kasi sa sobrang init. So kailangan guys araw-araw to binyagan, kaso nga dahil 2 days akong hindi nakapunta dito, ayan, nalaya siya, pero makasurvive ito. Binyagan natin, no? Tapos ilagay natin sa loob ng kusina para makapag-survive siya kasi ano lang to, na-dry lang talaga siya, super. Pero yung mga ano ko, kalamansi ko ay talagang survive na survive, ayan. At saka ano lang ditong malakas, guys. Ang sili, jalapeno. Yung sili ko hindi siya na ano, hindi siya na laya, ayan. So ayan, pero yung mga bunga niya, guys, ayan, nagkanda, laya na yung iba. Pero ano to, tuloy-tuloy ang bunga nito. So ayan, normal lang yan. Tapos dito, malaki na yung ano ko, guys, oh. Before, 2 na ang bunga. Ang bilis, 2 days akong hindi, nung ano, 2 days ago, nakapagbisita ako dito, ito pa lang yung bunga. Ngayon, mayroon ng isa, oh. Ayan, mayroon na. So, ang galing naman ng papers ko. Mabilis magbunga ito. Kumquat. So, yung flowers ko sa labas, marami na rin ano. Marami ng bulaklak. Bisitahin natin. Yung roses ko, guys, maraming bulaklak. At saka mga clematis. Marami silang bulaklak. So, next week, mga 3 days. In 3 days, talagang bukaka na lahat yan. Ang ganda. Sana doon sa kabilang garden ganito rin. Pero nagtanim ako ng roses at saka clematis galing dito. Kinuha ko dito. So, separate from them. Ayan, ang ganda talaga. As in, ito marami ng bulaklak. At saka yung fuchsia. Marami na rin bulaklak. Yung roses ko. Ayan, orange ang bulaklak. Ang ganda. Ayan, may pink din. Tsaka red. Ito ayaw ng asawa ko ng bulaklak. Ay, laya na. Kailangan nilang binyagan. Ayaw ng asawa ko nito dati kasi, ano daw, stick. Pero sabi ko, after winter, i-cut natin para magbago. So, ito na yung bago. Yan. Talagang binyagan ko na yung mga bulaklak ko dito, guys. Magbinyag tayo, guys, kasi lanta na yung mga bulaklak ko. Hey, guys. Good morning, guys. So, yung kamatis ko, guys, ay nasubulan sa init dito dahil 2 days akong hindi nakapagbisita dito sa conservatory. So, ito na yung kinalabasan ng kamatis ko, guys. Nalaya. Kasi sa sobrang init. So, kailangan, guys, araw-araw to binyagan. Kaso nga, dahil 2 days akong hindi nakapunta dito. Ayan. Nalaya siya. Pero, makasurvive ito. Binyagan natin, no? Tapos, ilagay natin sa loob ng kusina para makapag-survive siya kasi ano lang to, na-dry lang talaga siya, super. Pero yung mga ano ko, kalamansi ko ay talagang survive na survive, ayan. At saka ano lang ditong malakas, guys, ang sili, jalapeno. Yung sili ko hindi siya na ano, hindi siya na laya, ayan. So, ayan. Pero yung mga bunga niya, guys, ayan, nagkanda, laya na yung iba.
Pero ano to, tuloy-tuloy ang bunga nito. So, yan. Normal lang yan. Tapos dito, malaki na yung ano ko guys, oh. Before, dalawa ng bunga. Ang bilis, 2 days akong hindi. Nung ano, 2 days ago, nakapagbisita ako dito, ito pa lang yung bunga. Ngayon, mayroon ng isa, oh. Ayan, mayroon na. So, ang galing naman ng papers ko. Mabilis magbunga ito. Kumquat. So, yung flowers ko sa labas, marami na rin ano. Marami ng bulaklak. Bisitahin natin. Yung roses ko, guys, maraming bulaklak. At saka mga clematis. Marami silang bulaklak. So, next week, mga 3 days and 3 days talagang bukaka na lahat yan. Ang ganda. Sana doon sa kabilang garden ganito rin. Pero nagtanim ako ng roses at saka clematis galing dito. Kinuha ko dito. So, separate from them. Ayan, ang ganda talaga. As in, ito marami ng bulaklak. At saka yung fuchsia. Marami na rin bulaklak. Yung roses ko. Ayan, orange ang bulaklak. Ang ganda. Ayan, may pink din. Tsaka red. Ito ayaw ng asawa ko ng bulaklak. Ay, laya na. Kailangan nilang binyagan. Ayaw ng asawa ko nito dati kasi, ano daw, stick. Pero sabi ko, after winter, i-cut natin para magbago. So, ito na yung bago. Yan. Talagang binyagan ko na yung mga bulaklak ko dito, guys. Magbinyag tayo, guys, kasi lanta na yung mga bulaklak ko.